Ayon sa aming pagsisiyasat, nadiskubre naming hindi pangkaraniwang tao si Ana. Dahil kung tumalun man siya sa building, naniniwala kaming maaari naman siyang makalipad. Tagal ko nang hinahanap ang mga katulad mo. May pusong tao, pero may kaluluwang maligno. Anak ng tao at ng maligno. Tulad ko. Dapat nga nagkakasundo tayo eh. Pero isa lang sa mga tulad natin ang dapat na mabuhay sa mundo ito. Ako yun. Kaya sumunod. Sa kwento sa teenager. Uunahan ko siya sa kwento dun sa isang muntik nang maging biktima ng manananggal niya. Pero sobrang coincidence yan, di ba? Pero yun yun, nakasalungan niya lang siya sa ospital. Tapos konektado agad siya dun sa namatay. Alam niyo, hindi ako naniniwala coincidence yun. Noong una kong nakita si Stephen sa ospital, iba na ang nararamdaman ko sa kanya. Lalo na si Teresa. Sana lang isunod natin. Mukhang mas madali. Ang anak ng duwende? Bakit hindi? Sa akin ng nanay ko. Manananggal ang kalaban natin. Ano? Hindi ko alam. Pero sigurado ako, pinapatay niya ang mga tao may lihim na kapangyarihan at kinukuha niya ang lakas ng mga ito. Eh, bakit pati si Stephen gusto niyang patayin? Sa tingin mo, si Stephen may lihim din na kapangyarihan niya. Stephen! Stephen!
ba? Binagsakan ako ng telepono. Paano mo naman nalaman na andun siya? Eh, narinig kong kinausap siya nung kasama niya sa bahay. Bakit ayaw mo niyang kausapin? Masama ng loob sa akin si Abby. Hindi mo naman ginamit yung interview niya sa Mystery Files, di ba? Pero nagalit siya nung kinausap ko yung mga kasama niya sa school. Nabalitaan ko ang tungkol kay Abby sa school niya. Eh, kalat na kalat doon na nakakahinga siya sa ilalim ng building. Sa limaw na yan. Yoyong, pare, wala na ako. Pero may magagawa pa kayo para sa iba. Pero Steven, bakit yung nilabas sa kulungan yan? Gusto na. Nasala pong katawan ni Lester. Spiritin pa. Delikado ang taong yan. Ibalik niyo sa kulungan. Hindi kayo dapat maniwala dyan. Yan. Yan din yung sinasabi ko eh. Kaya lang tigas ng ulo nito eh. Teka. Gusto na, anong ginagawa mo dito? Pinag-uusapan lang namin ni Verna ang tungkol sa mga iba pang katulad ni Steve na ni Abby na nasa file ko. Kung maaaring may sabi-sabi ng halimaw at ng taong ito. Verna! Marco? Bakit? Ikaw ang magpaliwanag sa akin kung bakit! Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang pumatay kay Marco! Hoy mga pare ko, anong nangyari dito? Bakit biglang nagutla ang mukha ko? Nanginginig, tumindig ang balahibo. Gusto kong sumigaw, gusto kong sumabaw. Palayo! Hoy! Meron ako nakita! Isang babae na nagpapakita sa kusina tuwing gabi! Nurse, makakaigis sa kanya itong sedative. Sedative?
Pansamantala mawawala ang sakit na nararamdaman niya. Eh, paano kung mawala na ang visa niyan? Pinag-aaralan pa ho namin ang sakit ni Jack. I advise all of you to leave this room. Hindi natin alam kung nakakaawad yung sakit niya. Magkakabukol din kami, Mami. Kawawa naman si Kuya Jack kung iiwan natin. Hindi. Ang halimaw ang gumawa niyan, Tok. Maliwala kayo sa amin. May hawak siyang makapangyarihang duwende. At isinusumpa niya ngayon si Jack. Ibig mong sabihin, nung pinatay niya si Teresa, nakuha ng halimaw ang kapangyarihan niya at ang mga iba pang mga pinatay ng halimaw. Ang sabi mo, Abby, nagiging werewolf pa ito. Ano at manananggal, kapangyarihan ang mga nakuha niya sa mga pinatay niya. Ramana! Ramana ka! Ramana! Abby, gusto ka din daw patayin ng halimaw? Ano bang powers mo? Halimaw ka rin, Ate Abby. I advise all of you to leave this room. Please! Hindi kami aalis. Hugot sa kapangyarihan ng mga taong pinatay ni Verna. Sa pamamagitan nito, nagagamit niya ang kapangyarihan ng mga engkantaong pinaslang niya. Mamatay kayong lahat! Kaya mo ba? Yoyong! Yoyong! Yoyong, bumangon ka na! Ha? Si Verna, nasan? Nakaalis na si Verna! Marco? Wala na sa katawan ko ang kaluluwa niya. Iniligtas tayo ni Marco. Sa ganyan si Lester ka na.
Hayop ka? Steven! Steven! Ah! Tama na, Steven! Ano yan eh? Tama na! Nakampi mula ako! Ampe! Tana! Wala na ako sa kapangyarihan ni Verna! Kinungaling! Nakiroon na lang kay Crystal eh, oh! Pabalikan nito ni Verna. Inip na inip na ako dito sa binabanggaya natin. Ano bang hinihintay natin dito? Yung halimaw! Baka naman nagdedeliryo si Sir Jack nung nag-request na magbantay tayo dito. Magdedeliryo na rin ako sa gutom. Maiwang ka muna dito. Ika, wala namang mangyayari rito. Kasama na rin ako sa'yo. Nagugutom na ako eh. Teka. Pagbantay ni Jack sa kwarto, ah. Oh, yes, ma'am. Ano ginagawa niyo dito? Ibutong kami, ma'am. Upsos! Ay! Tapusin niyo na yung pagkain niyo. Laki silipi. Observahan pa siya ng mga doktor. Nasaan si Abby? Abby! Di ka dapat umaalis ng basta-basta nang walang paalam. Nangangalib ang buhay yun ni Stephen. Kailangan ni Verna ang kapangyarihan ni Stephen sa apo at ang kapangyarihan mo sa tubig. Kaya ka namin pinaprotektahan. Ganyan mo! Laura! Si Jack! Kaya lang nawala yung mga bukol sa katawan ko at magaling na ako. Jack, naisahan namin ang halimaw. Nakuha namin ang pinagkukuhanan niya ng iba't ibang kapangyarihan. Narito ang kristal na ginagamit niya sa pag-angkin ng mga ito. At hindi kayo maiiwala kung sino yung halimaw. Si Verna. At ikaw, halimaw ka rin na! Jack! Wala na sa kapangyarihan ni Verna si Lester. Tutulong ako sa inyo para matalo natin siya. Madali ba yun? Hindi. May kapangyarihan siya na isang engkantada. Fairy si Verna? Parang fairy godmother? Parang ganon, pero black fairy. Kakaibang pagiging engkantada ni Verna. Pero sa pamamagitan ng kristal na yan, malalaman natin yan. At matatalo natin siya. Pero dahil sa kristal na ito, babalikan tayo ni Verna. Babalikan niya ako. Ayoko na madamay kayo sa panganib. Hindi pwede, Rona. Sama-sama tayong lalaban sa kanya.
ayoko na mangyari sa inyo ang nangyari kay Marco. Jack, wala na si Marco. Habang nasa iyo ang kristal na yan, hindi makukuha ni Verna ang kapangyarihan ni Abby. Pero pwede niyong patayin si Abby. Awa ka sa akin! Huwag ka mag-alala, Abby. Hindi pa kita papatayin. Gagawin pa kitang pain para makuha ko si Steven at ang aking kristal. Hayop ka! Kagaya mo! Kalahating tao, kalahating hayop, kalahating ng pagkatao mo ay isda. Abby? Abby? Jack, naisahan na naman tayo ni Verna. Talagang matinig si Verna. Hindi dapat siya binibigyan ng pagkakataon. Patay na siya. Kailangan natin malaman kung saan dinala ni Verna si Abby. Hihintayin ko kayo. Si Abby. Nasa isang gubat na siya at nakita ko ang dadaanan papunta sa kanya. Mag-iingat ka, Tirona. Huwag po kayo magpapatalo sa kanya. Huwag kayo mag-alala. Paano mo lalabanan ang isang engkanto? Nakirona na ang kristal. Ang kapangyarihan ng kristal na yan ay nagagamit lang isang engkantao. Halina kayo bago mahuli ang lahat. Stephen, mag-iingat ka, ha? Lala. Ito. Nararamdaman ko, naghihintay si Verna. Ano pa ginagawa natin? Tara na, puntahan na natin. Oo, Stephen, huwag kang padalos-dalos. Hindi niyo alam kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Verna. Anong hindi? Nakita mo ba to? Ilang beses na ako nilusob nun. Kaya kung hindi niya rin ako patatahimikin, tara na, magpapatayan na kami. Tama si Lester, Stephen. Naninimbang lang tayo dito. Hindi ko nga alam kung ba't pa sumama yan eh. Ano ba pakay mo rito? Kailangan ko bumawi kay Verna. Ginamit niya ako para mambiktima. At igaganti ko rin yung mga taong pinatay niya. Wala kang kasalanan, Lester. Hindi mo kagustuhan yun. Ako nang bahala sa inyo. May kapangyarihan din ako, baka nakakalimutan niyo. Kaya mo pa bang gamitin ngayon yan? Di ko alam. Bahala na, tara na. Thank you.
Tabi po. Miss Lola, saan tayo? Hindi na maituro sa akin ang kristal kung saan. Sasunod na tayo ng teritoryo ni Verna. Pero hindi ba siya nagbigay sa'yo ng pangitain kung nasaan sila ni Abby? Alam mo, sigurado ako, kahit saan direksyon tayo magpunta, sa kanya pa rin ang bagsak natin eh. Yun naman ang gusto niya eh. Malaglag tayo sa patibong niya. Lalo na ikaw. Sana buhay pa si Abby. Huwag nang labasan. Baliwala yan, walang gamit nandito. Eh, paano natin sila lalabanan? May paraan. Laging may paraan. Halika na. Berya. Stephen! 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 Wala na tayo! Parang guwi ko yung mga! Stephen! 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 Naman yun! Ilang sandali na lang at mapapasa akin na ang aking kristal at ang kapangyarihan ni Stephen. Para ano, Verna? Para makaganti sa lahat ng mga engkanto at mga taong dumurog sa akin. Anong kasalanan nila sa'yo? Tulad ng mga kasalanan sa lahat ng mga tulad natin. Ikaw, itinakwil ka ng angkan ng mga sirena, di ba? Hindi ka rin matanggap sa mundo ng tao. Wala ka bang galit sa puso mo? At katulad ko, bakit pwede ka rin naman maging mabuti? Nang mamatay ang aking inang engkantada, gusto akong ipapatay ng mga kauri niya. Nang makatakas ako at lapitan ko ang aking ama, itinakwil din niya ako. Ngayon, hindi mo alam kung anong klaseng hirap ang dinanas ko nang isuka ako ng magkabilang mundo. Ngayon, matitikman nila ang paghihiganti ko. Ang paghihiganti ko! Ilan pa? Ilan pang katulad namin ang kailangan mong patayin? Hindi pa ba sapat ang buhay at kapangyarihang inangkin mo? Hanggat may natitirang engkantaong katulad mo, hindi ako titigil. Isa lang ang dapat matira upang maghari sa mundo ng engkanto at ng tao. Ako. Kung gayon, ano pang iniintay mo? Patayin mo na ako! Mainit, Abby. Malapit na. Jack! Rona! Jack! Oh. Si Yoyong tsaka si Lester kinuha ng taong puno. Saan? Doon! Tara! Jack! Jack! Yung kristal! Iwanan mo na lang yun! Jack, kung napunta yung kay Verna, wala na tayong pag-asa. At nararamdaman ko, yun din makakaligtas sa atin. Puro ka namang pangitain, Ronnie! Stephen, ilang beses ka na ba nailigtas ang pangitain ni Rona, ha? Eh, bakit si Lester tsaka si Yoyong naligtas ba? Ano ba ang gusto mo mangyari? Gusto ko na matapos lahat to. Eh, ganun din naman eh. Mamamatay ako kung mamamatay ako. Kung mabuhay ako, babalik lang din ako doon sa barong-barong, magpapaalila lang din ako. Kaya, ayoko na. Maikipaglaban na lang ako. Dahil kung patay ako, baka may pag-asa pa ako. Ba't ka naman sumusuko? Binigyan ako ng kapangyarihan, pero nasan? Kung kailan kailangan ko, hindi ko magamit. Hindi mo naman ginusto na makuha sila ng halimaw.
Kasalanan ko lahat yun. Sinisisi mo ang sarili mo. Baka yun ang kailangan mo para lumabas ang kapangyarihan mo. Hindi nang siguro sa pamamagitan ng galit ka nakakalikha ng apoy. Siguro kailangan mo ng malasakit sa iba, ng pag-uunawa, ng pagmamahal. Bono? Ilaw ang kwintas? Sinabi ni Lester na pag umiilaw ang kwintas, may engkanto sa paligid. Pero hindi ganyan kaliwanag. May ibang engkanto sa paligid. Ibalik mo sa akin yan! Nandito na pala lahat ng mga kaibigan ko. Ang babaeng may hawak ng libro ng mga pangal ng lahat ng mga engkantao. Pero hindi na kita kailangan. Dahil alam ko na kung sino mga susunod ko pang biktima. Pero ikaw, Stephen, kailangan pa kita. Isa pang engkantao para madagdagan ng lakas ko. Ibigay mo sa akin yan. Kakamatayan tayo. Yan naman talaga ang gusto ko eh. Ang mamatay ka. Akin na yan! Kapangyarihan ng kristalera na nagagamit ng isang engkantao. Sinabi ni Lester na nangilaw ang lakas. May engkanto sa paligid. Kuha sa akin to. Sa kanya ang buhay nating lahat. Stephen, salamat ha. Maraming salamat, Stephen. Sinusundo mo ng anak mo.
Jack uuwi na si Stephen. Thank you.